Alright, good day sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Kuya Rod Miranda, para sa Kuya Rod Mema Talkies. Ginawa ko pong Kuya Rod Mema Talkies kasi gusto kong yung podcast ko meron siyang sariling identity, hindi siya shadow lang ng Kuya Rod Mema Talks. Kumbaga parang iba yung estilo na maririnig nyo sa akin dito. So, kung ayaw ninyong pakinggan yung first episode ko, okay lang. Kasi, ano yun eh, medyo bias sa isang, ano lang yun eh, sa isang tao na hinahangaan ko. Kaya lang, baka yung iba, tingin nyo offensive, huwag nyo na lang pakinggan. Kasi, di ba, alam mo, may mga kalabang kasi siya na ibang religion. So, baka maka-offend ako sa iba. Pero actually, maganda naman ang mga sinasabi ko. Hindi naman ako bumabanat sa ibang religion. So, anyway, gusto ko lang na punahin yung ginagawa ng mga nasa social media. Alam mo yon? Napansin ko lang kasi na kalimitan na tinatangkilik ng mga nanonood, no? Yung mga yan, yung sa nakikinig ng podcast, pero malimit naman sa nanonood din, no? Yung mga channels, no, sa YouTube, tsaka mga fan pages sa Facebook. Malimit na tinatangkilik ng mga netizens ay yung mga gumagawa ng yung mga kababawan. O kaya yung iba naman, magaganda naman, yung mga feel good, no? Tapos yung iba naman, mga purely kalokohan. Tapos unfortunately, sa akin, ang mabenta sa page ko, no, sa channel ko, ay yung mga stories, yung mga videos, mga actual videos kung paano in-assassinate si Kalbayog City Mayor Aquino, ganun. Yung bakbakan sa pagitan ng PDEA at saka ng PNP, yung malakas sa akin yun, ang daming nanood sa akin dun. Iniisip ko lang kasi, hindi ko alam kung sabi ko nga sa inyo sa June 11, bala kong itigilan na lang yung pag-create ko sa channel ko, no? Sa Kuya Rod Mema Talks. Kasi nga, parang nakikita ko, walang kayo nahihinat na eh. Ayan, kagaya ngayon na may isang doktor na binabatikos ngayon na pag tinignan mo yung mga videos niya, mas marami yung, actually, halos lahat dislike eh, no? Maraming issues against si mayabang daw si Dr. Ron, ang tinutukoy ko si Dr. Ron, mayabang daw, hindi daw nagsasabing totoo, binabatikos daw ng gobyerno, diba? Sinasabi niya hindi totoo yung COVID-19, alam mo yon, maraming issues against him. Pero hindi ko alam, pero ang tingin ko kasi dun sa Dr. Ron na yon, sinasadya niya yon para dumami yung kanyang subscribers at tsaka ano, viewers. Kasi napansin ko nung isang 2 days ago, tinignan ko yung channel niya, lamang lang sa akin na 100 sa subscribers. Ako wala pang 500 ng time na yon. Tapos siya mga 600 plus lang, no? O parang 580 yata, basta ganun. Kumbaga lamang sa akin na may 100 o less than 100. Aba, after 2 days, pagtingin ko ngayon, mag-1,000 na siya. Ako, 504 pa lang. So, you see, my point is, baka, ang tingin ko dito kay Doc Ron na to, no? Sinasadya niyang maging ganon na mali-mali yung sinasabi niya, no? Para mangyari, yung mga tao magkaroon ng interest sa kanya. Kasi hindi naman siya, alam mo yon, sa dami ng namin, ng mga vloggers, hindi mo maintindihan kung paano ka magiging interesting, magiging relevant ka sa mga nakikinig o sa nanonood. So, ang tingin ko dun, ginagawa niya yung gimmick niyo para mapansin. Diba? To the point na binatikos niya si Doc Adam, no? Si Doc Adam na may pagkalakalaka ng may milyon ng ano, subscribers, diba? Tapos may mga binabanatan siyang programs ng government, no? May mga, alam ko ano nung tinitira niya, ng mga tirada niya, which pag tinignan mo, effective siya when it comes to gaining lots of watch time, no? Ang lakas ng watch time niya ngayon, palagay ko mauunahan pa niya ako na
na siguro makukuha niya yung gusto niya na baka mag-monetize siya, no? Tapos yung ilang ano na lang subscribers na lang, pasok na siya sa 1,000 eh, mark. Alam mo yon, ginawa niya yon para pag-usapan siya, at pinag-uusapan siya talaga, no, ngayon sa social media. Pero alam mo yon, is it right to do that? Diba? Nasaan na yung moral natin? Ako nga, natetempt na akong gawin yun. Kaya lang pag iniisip ko, sabi ko, ito na lang yung natitira sa akin na matino. Tapos gatarantaduhin ko pa, diba? So, para sa akin naman, dapat mag-isip na lang siya ng ibang bagay. Kasi, alam mo yun, mabuti nga siya, doktor siya eh. Marami siyang pagkakataon para magturo ng mga medical advice na maganda. Salip na magturo siya ng mga mali na sinasabi ng mga kapwa niya, doktor. No? Si Doc Adam naman, hindi ko alam kung aware siya doon, pero kinagat niya yung patibong ni Doc Ron. No? Binanatan niya sa kanyang isang episode si Doc Ron na dinedebunk niya. Eh, hindi niya alam, trap yun. I think it is a trap. Kasi gusto ni Doc Ron talaga mapag-usapan siya eh. And it is very effective. Although lots of dislikes is actually harvesting lots of dislikes. No? Sa halip na likes, ay dislikes ang nakukuha niya. Ang point ko lang doon, huwag na kayong magpapatol doon sa ginagawa na estilo nitong Doc Ron na to. Kasi kada patol ninyo, nag-gain siya ng maraming watch time, at natutulungan pa ninyo siya na maging sikat. No, huwag na kayo pumatol, kasi kung tingin talaga ninyo mali yung sinasabi niya, huwag nyo na panoorin, diba? Huwag nyo na supporta, actually ang daming nagla-like sa kanya, and I think yung mga nagla-like niyan, hindi siya nagla-like kundi nagsa-subscribe. Tingin ko kaya nag-subscribe yun kasi gustong maabangan yung bawat episode niya para mabanatan siya. But still, effective. Kasi nakukuha niya yung gusto niya, tumataas yung kanyang subscribers. Niisip ko, gawin ko rin kaya yun. Kasi nadedesperado na ako eh. Sa totoo lang, desperado na ako. Kasi isipin nyo, malapit ng June 11, eh hindi pa nagmamonetize ang channel ko. Kasi naisip ko, banatan ko kaya yung mga vloggers na sikat ngayon, no? Sina Nico David, sina Chairman, si Kong TV. Banatan ko si Doc Adam, si Puting Pinoy, 'di ba? Si Doggy. Ano kaya, banatan ko lahat 'yon. Sigurado pag-uusapan ako, kaya lang ibabash ako sa social media. 'Di ba? Sa totoo lang, humingi na sana ako ng ano eh. Nagpapapansin ako dun sa mga yon, pero di ako pinapansin eh. Mapapansin lang ako ng mga yon kapag binanatan ko sila. No, kagaya ng ginagawa ng ibang mga social media creators. Pero ayoko pa rin kasi yung moral ko hindi pa rin ako dun dinadala. So gagawin ko pa rin ito. Pipilitin ko na mag-experiment ng mga episodes. So, ginawa ko tong podcast na to kasi gusto kong dito maglabas ng nararamdaman ko nang hindi siya masyadong demanding, kasi masyadong demanding yung may video eh, yung may live stream, 'di ba? Yung may video talaga na kailangan ko pa i-edit ng todo-todo, 'di ba? Okay guys, yun lang naman ang gusto kong sabihin, kasi salamat sa mga nakinig sa akin, no? Sana magpagtiyagaan niyo ako kasi ito lang naman talaga kaya ko eh. Hindi naman tayo sikat eh. So hanggang sa muli na pakikinig sa aking podcast, ito po ang inyong lingkod, si Kuya Rod Miranda, para sa Kuya Rod Mema Talkies. Maraming salamat po.